natin malalaman na pinahiran na pala ng dugo ng baboy ang barilis na nabili natin. Arlinda Sanz, a Karinderia owner na may tatlong anak na nakapagpatapos po ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo ng dahil lang po sa Karinderia business. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang journey ko at magbigay din ako ng mga tips sa mga natutunan ko along the way. But before that, sa mga bago pa lang sa channel ko na hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa barilis dito po sa General Santos City. No, trending po ito dito sa aming lugar kasi po may mga store owner na nagpapahid po ng dugo sa ating barilis, no? So, bakit nga ba pinahiran ng dugo ng baboy ang barilis, no? At paano natin malalaman na pinahiran na po ng dugo ng baboy ang barilis na ating nabili? So ipapakita ko po sa inyo kung paano natin malalaman ang ating nabiling tuna na pinahiran pala ng dugo ng baboy ang barilis na. Shout out po sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. So kanina po ay ito po ang nabili ko na tuna, no? Kitang-kita nyo po dito sa video, no? Ito ang tuna na nabili ko, no? Paano ba natin malalaman na ang tuna na nabili natin ay pinahiran, no? Sa display pa lang po ay malaman na natin na kakaiba ang kulay ng tuna na nabili natin, no? Kakaiba talaga ang kulay. Kagaya nito, no? Sariwang-sariwa ang kulay at halatang-halata na nagmula sa loob po ng tuna ang kanyang kulay na pula. So natural po ang kanyang pula. At malalaman natin ito kapag ating hugasan, no? Malalaman natin sa tubig kung ang tuna na nabili natin ay maraming dugo. Kakaiba po ang dugo na mahuhugasan, no? So dito sa General Santos ay marami pong mga apat po na pwesto ang ipinisara ng LGU ng Gensan kasi po ay nahuli sila na nagpapahid po ng dugo ng baboy, which is hindi naman po dapat kasi marami po tayong mga kapatid na hindi kumakain ng baboy, no? At meron, marami po tayong mga kapatid na bawal po talaga ang baboy. Hindi kumakain ng dugo ng baboy, no? Kaya hindi talaga magandang gawain ang ganon kasi dahil dyan ay napasara po ang kanilang pwesto. Paano na lang ang kanilang kabuhayan? Wala na silang pangkabuhayan kasi pinasara po ng gobyerno, no? Kasi bawal na bawal po talaga ang ganong gawain. Bakit nga ba pinahiran po ng dugo ng baboy ang kanilang tinitinda na tuna? Eh, kasi po ay para maging sariwa tingnan ang tuna kapag dinidisplay nila. Kasi marami kasing klase ng tuna. Ang class A, yung pang-export. Yung class B, yung
katamtaman lang ang kulay, ngunit maganda pa rin. Yung Class C naman ay talagang maputi ang kulay ng tuna, kaya nilagyan po nila ng dugo ng baboy upang maging mapula at sariwa tingnan. No? Kasi po, kapag puti po ang nabili mo na tuna, pag tinitestan nyo po ay puti, ay mababa kasi ang kapital dyan. No? Mababa ang kapital, mababa ang presyo. Kaya, ginagrab ng ating negosyante ang ganong presyo upang makakita, upang makaginansya sila ng malaki. Kaya nga, nilagyan nila ng dugo ng baboy ang tuna. No? Lilinawin po lang po, hindi po lahat na nagtitinda ng tuna sa palengke ay nagpapahid po ng dugo ng baboy. No? Iilan lang po, apat lang po sila na nahuli. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo, no, huhugasan po natin ang ating tuna na nabili. No? Ito na po ang tuna na nabili ko kanina, no? Kulang-kulang nga. Pero tingnan natin, no? So ito po. So kapag nahugasan na po ang tuna, pag makita nyo po na nawawala po ang kulay ng tuna, ay ibig sabihin yan ay pinahiran talaga ng dugo ng baboy. No? Pero ito, pula pa rin. No? Pula pa rin ang kanyang laman. Kasi kapag pinahiran ito ng dugo ng baboy, kapag hinugasan natin ay mawawala po yung pula. No? Babalik yan sa dati kung ano talaga ang kulay ng tuna. Kung puti ang tuna na nabili mo ay pagkatapos mong mahugasan ay puti talaga yan. No? Puti talaga yan. Mawawala talaga yung dugo na pinahid nila. No? So, ganun lang po. Ganun lang po kasimple upang malaman natin na hindi pinahiran ng dugo ng baboy ang ating tuna na nabili. Ayan. No, hindi nag-change ang kanyang kulay. No? Mapula pa rin. Ayan po. So, tip ko lang po sa inyo na kapag bumili po kayo ng tuna ay siguraduhin po natin na maganda po ang kulay. No? Hindi po artificial ang kulay ng tuna na nabili natin. No? Although mura siya, pero kailangan na sariwa po ang napili natin, no? Yung natural po na sariwa, hindi po pinahiran ng dugo. At isa pa po, ang importante po ay kapag bumili po tayo ng isda, tuna, or karning baboy, ay siguraduhin po natin na ang timbangan na ginamit nila ay tama po, no? Hindi lampas. Hindi advance, no? Hindi advance ang timbangan. Hindi lampas, no? Kasi dyan tayo manulugi, no? Kulang ng isang slice, magkano bang isang slice, di ba? 35. So, nabawasan ka na ng isang slice, 35 pesos, no? So, kailangan talaga na maging wise tayo minsan sa ating pamimili ng ating mga paninda. Kasi minsan dyan po tayo manulugi, no? So, yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. And please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at tiyaga at dasal at may pananalig sa purong may kapal. Thank you for watching! See you on my next vlog! Sorry, it's DJ.